nandito po tayo ngayon sa Philol Eco Oil Center kung saan magaganap ang opening ceremony ng NCAA Season 99 Women's Volleyball. 10 member schools. I am Lizella Nierve for NCAA Season 99. It's official! Last weekend ay official na ngang nagbukas ang Men and Women's Volleyball Tournament ng NCAA Season 99. Masaya tayo no, na magsisimula na ang NCAA Volleyball Men's and Women's. No? Especially this is one season away from the centennial celebration. So we're hoping no, na we encourage all the fans, especially yung mga supporters, yung mga atleta natin, na supportahan natin ang NCAA. This will be a very exciting season as we are seeing no, yung pag-prepare, yung excitement ng lahat ng mga atleta, lalo na ang 10 schools ng NCAA. And we're hoping with your support that we'll be able to achieve no, milestones for the NCAA this season. We are very happy, especially na ang NCAA dito na ginawa sa malaking venue and also with the presence of our boys and girls participation. Na kailangan i-prioritize din nila yung kanilang academics. Kasi sabi nga nila, ang paglalaro is only secondary. Number one is academics. I'm hopeful na matatapos yung liga na ito without any kind of injuries na mangyayari sa lahat ng athletes. Super exciting talaga dahil nagsama-sama na naman in one place ang ating student athletes from our 10 member schools. Good day, sports fans! This is Game On, the very first sports podcast of GMA. Brought to you by GMA Regional TV and Synergy and GMA DigiLab. My name is Martin Javier. Half minute left. Shot clock is down to 4. Manalini. Kaboom! Let's talk about anything and everything about sports. I am Coach Hammer Martin Antonio. Ang pinaka-key to be a very good shooter, to be able to score, is repetition. Makasama din natin ang inyong mga iniidolo o paboritong atleta mula rito sa bagong-bagong opisina ng GMA Integrated News. Ako naman po, si Antoine Rojas. Unang laban sa Seniors Division at grabe, nag-enjoy tayo doon dahil napakainit ng laban ni Borromeo at Canyon. Game on! There you go nga po. So you guys can also find us on GMA News and GMA Sports Facebook page and YouTube channel. You can also find us on Apple Podcasts, Spotify, and on Google. All right, very first episode is here. Finally. Yep. After a long percolating time. Yeah. Haba. Almost a year. Almost a year of waiting. Finally. Okay, talagang binuking natin. Matagal tayo naghintay dito. But we're very happy that Game On is finally here on the pod. If you guys don't know, ito po yung extension ng in-between show natin during the NCAA season. Volleyball, basketball, we do a mini-segment there called Game On. Kinakausap namin yung ibang athletes and we talk about different sports topics. But obviously, we only had limited time. Or on the show, on the TV show, we have limited time. What was the most shocking transfer to you? Yung nakita mo last season na pwede ko itong kakampi. Pagkakampi ko ito, champion kami. Who would win a one-on-one game between you and Jake? Oh! Bakit ba lumilipat ang mga players? Maraming factor yan. Yan yung susubukan natin, pag-usapan at himayin kasama ng ating special guest for today. He is the reigning rookie MVP of NCAA basketball, Mr. Clint Escamis, on this episode of Game On the Podcast. How's the regulations? Bigga mo yun. How's it going, sports fans? I'm Antoine Rojas. Welcome to Game On, the podcast, the first sports podcast of GMA, brought to you by GMA Regional TV and Synergy and GMA DigiLab. We are also seen and heard on GMA News and GMA Sports
PH on Facebook and YouTube. Of course, listen to us at Apple, Spotify, and Google Podcast. I am Coach Hammer Martin Antonio. And my name is Martin Javier. Technically, guys, this is our first episode of the podcast. Kasi yung unang-una natin, that was more of an introduction naming tatlo para, you know, makilala nyo pa kami. Bakit namin papag-usapan ng sports? Bakit kayo maniniwala sa amin? So, for today, this is our first episode with a guest. I mentioned earlier, he is the reigning rookie MVP of the NCAA. Last year's comeback king, nandito po, Mr. Clint Escamis. Escamis, welcome back to the NCAA. Here comes Escamis. Escamis using his speed. Escamis, oh, his defender falling down. Escamis got deep into the paint. Escamis breaking free. Escamis for three. Clint Escamis is on fire. Experiencing a slow start. Here he is. Uncorks and connects from long distance. Clint Escamis. Escamis, babawi! Clint Escamis with a triple crossover special. Keep up with non-stop in-court action with GMA Sports. Catch the latest sports news here and round the globe. Be thrilled with conversations about the finest athletes. Good morning mga kapuso! We are saying hello from the Phil Oil Eco Oil Center dito sa lungsod ng San Juan for our featured match on this morning, and it is a rematch between two teams that faced off in a knockout contest in the stepladder semifinals. The Perpetual Lady Altas taking on the LPU Lady Pirates, at mamaya 2:30 PM mapapanood din po natin EAC Lady Generals na haharap naman sa Mapua Lady Cardinals. This is our live coverage of NCAA Season 99 Women's Volleyball, new heroes of the game. At maraming salamat sa inyong panonood ngayon sa GTV and all over social media via YouTube and Facebook. Ayan po ang mga starting units ng magkaparehong kupunan, Perpetual and LPU, both coaches not holding back. Starting off with the big guns, reigning MVP, Mary Rose Dapol wearing jersey number 1. And of course, kabilang panig naman, Joan Duguna and Jonah Dolorito, two high-flying and hard-hitting spikers starting this match para kay Coach Cromwell Garcia. My name is Anton Ross, and with us once again, former Lady Spiker and National Team Captain Mika Reyes. Good morning, Mika. Good morning, Anton. Good morning to all our viewers. It's great to have you back. Second game working with you this season. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat din. Ito, sakto yung pagpasok mo, Mika. Magandang matchup. Itong dalawang kupunan na ito, nagharap sa stepladder semifinals at umabante for the first time ever in NCAA history ang LPU sa finals by eliminating the favored Perpetual Lady Altas. Mm-hmm. And now, alam naman natin na magiging maganda ang laban na to, especially sa Perpetual na gustong-gusto nila itong makuha for sure. Exactly. Gusto nila makabawi kasi feeling nila naisahan sila ng LPU. Yes. Because they had the superior record. They were 8-1 in the elimination round. Their best record in recent memory. Yun nga lang, all that went to waste because of that loss in 4 sets against LPU. Sapin, back set. Shy Umipon, the super sophomore. Puzon pops it up. Backline attack. Sapin, quick attack para kay Aldea. Wala ulit naka-cover sa block na yun. But only one blocker from Lyceo. And that's good timing right there para kay Hiromi Osada. One of 7, or actually 8 new players para kay Coach Cromwell Garcia ng LPU. There's that hit by Camille Bustamante. Bustamante initially a reserve but activated today by Coach Sandy Rieta. Dolorito, sinabayan ni Aldea.
May naman, Jaja Tulang with a checkout. Perpetual wasn't able to block that spike. Third year na itong si Jaja Tulang, hoping that this will be her best season as a member of LPU. Opposite hitter wearing jersey number 6. Sapin, Dapol, and the MVP gets the point. Of course, with the help of the net. Hindi prepared yung Lyceum to get that. Mika, di ba there was a time that beach volleyball ka rin? No. Oh, hindi ba? Nag-practice lang. Hindi kasi may, I don't know, in my mind, may naaalala akong picture mo eh na nagbi-beach. So, baka nag-support lang ako that time. Okay. Dapol. Over the two blockers. Yung atake ni Dapol, kinukuha niya rin talaga sa itaas. Binapaltok niya sa taas, kaya nakakaibabaw siya sa kanyang blockers. Mary Rose Dapol, reigning MVP and also a beach volleyball athlete. Dolorito, dug up by Umipon. Sapin. Free ball mapupunta sa LPU. Buzon, wow! To Chadja Tulang. Quick set. Ang ganda ng timing. Ang ganda ng set. Let's check the replay. Walang ready na mag-block sa back quick na yon. Akala nila ibibigay sa running attack. Now, Mika, you were telling me before we went live na naging teammate mo si Venice Puzon. Yes, last year. We call her Be Nice. Be Nice. Yes. As her seniors, lagi siyang pinagtitripan. Okay, tawagin natin siyang Be Nice. So that's a new nickname for us because here in the NCAA, she's known as Ming Ming Puzon. I know. Pero bagay sa kanya yung Ming Ming, ha? Kasi yeah. Very quiet girl. But how impressed were you of Be Nice playing at your level? How did she keep up with the professional players? Actually, last year, hindi ako nakakanood ng games niya. Nalaman na lang namin na biglaan actually na siya yung kukunin naming second setter for that conference. And sabi namin medyo parang kulang sa height si Vinay. Sabi namin, sige ba, kaya natin yan. Kaya natin tulungan yan. Pero sa training, nakakasabay siya, natutulungan niya yung mga ate niya, lalo na sa mga hinihinging sets, nabibigay niya yung gusto, nakakapag-adjust. Kaya nga sabi namin, ang laki ng potential ng batang to. Ayaw na nga namin siyang ibalik eh. Tsaka ano rin yan, one of the best servers dito sa NCAA. Yes, mabigat yung serve niya. At may depensa rin on the floor. Dapol ends that long rally. Pwede mo rin talagang gawin yung quick drop ball na yon, lalo na kung hindi prepared ang defenders. Kasi medyo nagkagulo yung defense nila before that sequence. Dapol now at the service line. Ito yung pasa. Puzon setting it up for Dolorito. That was outside. Point for Perpetual. For Lyceum rather. LPU, of course, aside from Puzon, has two very strong spikers in Doguna and Dolorito. Doguna targeting Dapol. Sapin, binigay kay Umipon. Good cover. Sapin sends it back to the LPU side. Akala ni Andal, outside na yung drop ball na yun. She was there. Miscalculation lang talaga. Matatapang yung mga rookies nitong LPU. Hard Bio. Oh, yes. And Hiromi Osada, the two middle blockers. Check ball by Umipon. Shy Umipon. One of the top scorers as well. As a rookie, she averaged 17 points per match. So, laking bagay nun as a rookie. She was named Rookie of the Year in season 98.
That was outside. So Perpetual will head into this technical timeout with a lead that we pick up back. Diana Igual will have her first report for us. Don't go away. Hello mga ka-NCAA! Nandito po tayo ngayon sa Phil Oil Eco Oil Center kung saan magaganap ang opening ceremony ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. At kikilalanin po natin ang mga players ng ating 10 member schools. I am Lizala Nierve for NCAA Season 99. It's official! Last weekend ay official na ngang nagbukas ang Men and Women's Volleyball Tournament ng NCAA Season 99. Hey fans, welcome back to the volleyball action between the Perpetual Lady Altas versus the LPU Lady Pirates, where we go into a rematch that's been brewing since last season's knockout game. On one sideline here, we have head coach Sandy Rieta, who's known to be one of the calmest coach here in this league. Nang makausap ko nga siya kanina, he told me that it is important that he is this way dahil he reflects his players at para kalmado at hindi rin malato ang kanyang mga manlalaro during the game. Now, it's quite different naman for head coach Romuald Garcia dahil he tends to be more strict with his players. But despite yung pagiging stricto niya, pinapaalala niya ang kanyang mga manlalaro na hindi sila nagkakalayo ng age. And because of this, at the end of the day, they all still understand each other as a team. Anton and Mika? Thank you very much for that report, Diana. Pretty much describing yung demeanor ng ating mga coaches dito and the contrast of styles and personalities. Masyado malakas yung palo ni Jonah Dolorito. Ming Ming versus Min Min. Yan ang matchup ng ating mga setters. I love the nicknames. Yung nickname, yung real name kasi niya, Jasmine. Jasmine Sapin. So, Min Min. Min Min naman. So, Min Min versus Ming Ming. Dolorito, medyo nahihirapan na makapag-provide ng attack. Sapin. Oh! Straight to the net. From their previous match, Dolorito nakat 20 points. Kaya markado talaga itong si Jonah Dolorito. Bustamante. Good save. And there's the player that you just mentioned, Jonah Dolorito. Back set, binigay dito kay Bustamante. Osada, medyo na-late siya doon. Hindi siya nakapwesto ng maayos. She tried to block that ball, pero nag-check ball na. 2-point lead para sa Perpetual. Omipon. Puzon. Tulang. Oh, net touch it seems. Yep, net touch ang tawag. Nakuha na ni Osada ang middle blocker ng Perpetual. Pero sumabit lang sa net. Dolorito. Hindi muna jumump serve si Dolorito. Hinahanap muna siguro yung timing kung kailan niya yung gagawin. Samantala, the reigning MVP, Mary Rose Dapol. Simpleng spike lang. And from their previous match, meron siyang 20 points. 19 spikes and 1 service ace. Yeah, Mika, actually bounce back game yon ni Mary Rose Dapol. Yes. Because prior to that 20-point outing, she was limited to just 4 points in the match against Letran. Mm-hmm. Na nabantayan siya ng mga blockers ng Letran. And Coach Sandy felt that she was off. Hindi siya pinasok ng third set. So, syempre, ikaw ang MVP, di ka naglaro ng third set, di ba? Yes. Your mindset is in the next game is you bounce back. Totoo.
And pinakita naman niya na kayang-kaya niyang makabalik. Double again! You know, Anton, tingin ko magiging labanan ng mga outside spikers to. I agree. Because you have Umipon and Dapol. Sa kabila naman, Duguna and Dolorito. Yes. Parehong malalakas. Steady din yung mga middles. Although LPU, rookies lang yung mga middle nila. Yes. Umipon. Puzon. Nothing there for Bio. Dapol again. Tuloy pa rin ang rally. Vedanya. Can't ground it. Sapin to Dapol. Wow. Targeting that cross court. Gumaganda na yung pitik ni Sapin. Good chemistry with Mary Rose Dapol. Puzon setting it up for Duguna. Good target by Duguna. Alam niyang nakaabang sa cross court. Kaya this time, down the line naman. ...14-13. Dikit ang ating first set. Sapin. Back row for Dapol. Grabe. Talagang hinahanap ni Sapin kung nasan si Dapol. Especially that out of system play, ibibigay kay Dapol sa back row. So halos lahat ng pwesto sa court, nakapuntos na si Daps. Daps. Yep. Yan naman ang tawag sa kanya, Daps. Daps, Dapol. Puzon. And Dolorito puts it away. And dito naman sa Lyceum, ang hinahanap naman palagi ng Puzon ay si Dolorito. Natawa ka sa Daps, eh ikaw naman, yeye. No, please. Sorry. Ano na, you're in the formal era, the Mika Reyes era. Gusto mo ba akong tawagin Yeye Reyes? Of course, when you're in your collegiate team, coaches will give you these names, teammates will give you these names. I know. Yeye. But you know what? Most of the people that I talked to who were once your teammates or know you, still call you Ye. Mostly yung mga college teammates. Yeah. Pero sabi ko sa mga kasama ko sa professional, huwag niyo na akong tatawagin Ye. Oh, alam niyo na guys ha. Puzon, setting it up. And Aldea and Sapin with good timing. And Perpetual takes back the lead. They are on top by one. Good day, sports fans. This is Game On, the very first sports podcast of GMA. Brought to you by GMA Regional TV and Synergy and GMA DigiLab. My name is Martin Javier. Half minute left. Shot clock is down to 4. Manalini. Kaboom! Let's talk about anything and everything about sports. I am Coach Hammer Martin Antonio. Ang pinaka-key to be a very good shooter, to be able to score, is repetition. Makasama din natin ang inyong mga iniidolo o paboritong atleta mula rin. Alright, Mika, let's take a look at Perpetual's previous match. This was also a highly anticipated matchup between two Final Four contenders. Pero nalaig dito ang Perpetual. Yes, with their 12 big blocks and 5 only for Perpetual. Pero nakabawi naman sila sa kanilang digs and errors. Sa LPU naman, tinalo nila ang Arellano, a team that also wants to make it back to the Final Four. Free ball, mapupunta sa LPU. Puzon, back set, running attack. And Osada is able to put it away. Puzon activating
her middle blockers as early as now. And doing a good job too. Osada and Bio making an impact para sa Lady Pirates. Puzon. Good serve. Bustamante. Iniwasan yung mga blockers. Puzon setting it up. This is gonna be big. Somehow, LPU keeps it alive. Babalik ang bola sa Perpetual. Andal. Binigay kay Umipon over the blockers. Now, Duguna has to hit it from the back row. Shy. Off the block. Kitang-kita mo yung approach ni Umipon. Talagang gustong-gusto niyang basagin yung blocker. Tumalbog sa braso. Palabas. Perpetual. Up by one. Puzon. Back row. She had three options. Good effort though by Perpetual. 17 all. What a first set. Tingin ko, Anton, hindi ito magkakalayo. Hindi lalayo yung isang team dito. Palaging 1-1. Dikit. I would like to agree. Good effort! But wala lang sumabay. Wala lang nakasunod. So right now, in the team standings, there are three unbeaten teams. Binil, Letran, and LPU. So I think there's pressure right now on LPU na wag sila yung unang team between the three na matatalo. Yes. Kasi karera yun eh, patungo sa Final Four. And every game, sobrang importante. Coach Sandy Rieta calls a timeout, frustrated kasi three straight points yan para sa LPU. Lalamang tayo, error tayo service. Error tayo. Dapat dali-dali po. Hindi ko lamang tayo dalawa sa service tayo, error. Diba? Yung block is natin, ganun pa rin. Dalawa pa lang yan, no? Kapitan natin, dali-dali tayo. Hindi pwedeng gagawa kasi mag-error, gagawa mag-error. Dali-dali tayo. Dali-dali tayo. Sabi nga ni Coach Sandy, kapitan natin. Actually, I was able to talk to Coach Sandy kanina before the game starts. Ang sabi niya na, kung sino ang may pinakamalaking puso during the game ang mananalo. And I think mamaya, kung dikit pa yung score sa endgame, MVP, Mary Rose Dapol, siya magdadala dito sa Perpetual. Yes. Especially with this momentum that she has now coming off that 20-point outing, eto na siya. Speaking of, eto naman ang sasagot. Duguna. Sapin to Daps. Oh, that was a tight set. Sinubukan gawa ng paraan ni Dapol, pero nag-error lang. But then again, kailangan pa rin magsimula sa good dig and good set. This is four straight points now for LPU. Lady Pirates on a roll. Dolorito. Umipon. Sapin. To Bustamante. Osada. Free ball. Mapupunta sa Perpetual. They have to score. They still can't. Osada with a single block. Bantay na bantay ni Osada. Ang middle blocker ng Perpetual. Kanina pa hindi lumalagpas eh. Kanina niya pa sinasabayan talaga. That was a Mika Reyes-like block. Jack, okay. Tama na yung sumusunod sa selection. Very good. Yan. Jack, very good. Diba? Just a contest na. Basa tapos set play. Ah, hindi pa tapos yan. Sigurado tayo, sigurado. Wala ba? Anton, sabi ko nga kanina, tingin ko magiging magkadikit lang to, pero lumalayo na ang Lyceum. And the Pirate Empress
Jonah Dolorito applying pressure all throughout. She also had a 20-point outing sa kanilang huling laro. And she will continue to attack. This time from the service nine. Sumisilip. Finding the target. Dapol. Solid blocking by LPU. And solid floor defense as well by the libero. Aldea, single block. Picked up by the Lady Pirates. Gulang with a cross-court attack. Naiwan na si Aldea. Si Dapol na lang. Dapol na lang ang naiwan para mag-block sa kanya. And the celebration by Coach Cromwell Garcia. Napako sa 17 ang Perpetual. Yun na. Na-jinx ulit. Now serving for the committee on this present update. Six straight points bago nag-stop yung run. Pero sarili nila yung nag-stop ng run, but they get back a point here. Another good set from Puzon. Napaniwala niya ang middle blocker na ibibigay ito sa back quick. And si Dapo lang ulit yung nag-block sa opposite. Mahirap na tira yun, ha? Yes, nagawan pa ng paraan. Puzon was on her knees. Effective set by Sapin. Kanina, puro outside spikes lang. Pero ngayon, mas masiset na rin siya sa gitna. ...47% attack efficiency. Wow, Coach Santi Rieta making a change here. Mitlin Sapin coming out of the match. And the backup setter is in right now. Here she is setting it up para kay Dapol. And wow. Dapol scores. Challenging the blockers. And that's pressure, ah. Coming in and setting up Dapol. Sinasabi ko kanina, hey, langis dito ha, kapita niya, hiwa ka logo. Yun lang naman yung proporsyentuhan. Hey, parisip ako. Hey, bilisan mo ito ha, bilisan mo. Ako nga, mabilis ito, mabilis. Hey, ito, tsaka ito lang tayo. Hey, intention ha, intention! Yung intensity ni Coach Cromwell, sinabihan nga niya si Venice Puzo na bilisan mo. Let's see if makakapag-gawa sila ng play dito. But first, kailangan muna nilang rumisive. This is the backup setter, Fifi Ariola, rookie. And she gets an ace! Umahabol na ang Perpetual. What an entry by Fifi Ariola. Actually, sinabi ni Coach Sandy sa akin na pwede rin mag-starting setter yan eh. Yung quality yes. niya ni Fifi Ariola. Oh, Tulang! Hindi pa payag si Tulang. Dropping the hammer. Kailangan lang talaga nila ng isang stop. One stop to get to the set point. Mabigat. Tulang. Operating from the service line now. Ariola, Okado, Puzon, Omipon. Good save. Ariola keeps it alive. Mingming. Duguna can't finish it. Dapol. Pwede pa to. Puzon. Back row for Jaja Tulang. And the LPU Lady Pirates take the opening set 25-21. Magbabalik po kami para sa set number 2.
eto sa Game On Podcast, we can absolutely talk about anything. We can have lengthy conversations, meatier conversations. Mas maraming chikahan. That's right. And I think it's only right because, I mean, first of all, special thanks goes out to everybody who tunes in and watches the show. We have been fortunate enough to have been recognized by Trinity, by Anak TV. So I think it's only fitting that after we have received those awards, we extend, just like what Martin said, our show to a podcast kung saan hindi tayo nabibitin. Because minsan, sa dami ng gusto nating sabihin on TV, time is very limited. Pero dito, mas mahaba ang ating oras para makipag-usap and to bounce ideas off each other. Okay, but since we have new viewers, syempre, hindi naman lahat nakapanood nung TV version ng Game On. So I feel like for our new viewers, for our new listeners, good morning mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood. We are live on GTV and we are also saying hello to those watching on social media via YouTube and Facebook sa NCA Philippines. And of course, do follow GMA Sports PH on X. Let's take a look at the highlights of that opening set. Mary Rose Dapol starting things off para sa Perpetual. She has a total of 10 points already. The MVP going to work early. Kaya lang, napako sa 17 ang Perpetual. And then LPU scored 6 straight points, Mika. And that's what made the difference, actually. Yes, hindi rin nakaka-receive yung Perpetual. Nagkakarga na rin ng service ang Lyceum. And syempre, with 2 lang, with 6 points, Duguna with 4, and Dolorito with 4. Very nabibigay ni Puzon sa kanyang mga wing spikers and very effectively rin talaga nakakapuntos. And I think Venice won the setter matchup for this set. For this set. Because towards the end, nagbago na eh. Nag-substitute na si Coach Sandy bringing in Fifi Ariola. Even though naka-ace si Fifi Ariola, magandang momentum sana yon, but lumayo na rin talaga ang Lady Pirates. And here we can see na tabla lang sa blocks. They both got 2 blocks. But then again, yung errors pa rin talaga at nakatulong yon sa Lyceum para makalayo. That's how long it took for both these teams to settle things in that first set, but now we move on. Brand new set, brand new opportunity for Perpetual para makabawi dito. Maraming salamat sa panonood. Anton Rojas working alongside Mika Reyes. And of course, at courtside, we have Diana Igual. Kailangan ni Daps ng tulong dito. Yes. Alam naman natin na ito ay isang team sport. Hindi lang pwedeng isang player lang ang gagawa. And as you mentioned that, I remember yesterday's contest, naglaro yung San Beda and Arellano. Angel Habacon had 20 plus points, pero siya lang yung heavy sa scoring. Medyo mahihirapan din talaga. Pag isa lang ang bumubuhay sa team, kailangan niya talaga ng tulong. Kailangan niya na mag-contribute ang kanyang ibang teammates. So let's see if Ariola can activate the other spikers para makabawi ang Lady Altas dito. Free ball na naman. Puzon to Dolorito. Ariola tossing it up to Daps. Cross court. Good target by Dapol. Medyo malayo na yung set na gawa ng paraan ni Dapol. Ganda rin ang pitik nitong si Fifi Ariola. That's why Coach Sandy is showing a lot of trust in her. Tulang. Ariola. Ooh, back set. Dolorito. Ariola. Wow. It's good defense by Lopez. Oh. Seryosong Coach Sandy Rieta. On deck, sir, for the Lady
And we also have to commend yung depensa ng mga libero ng LPU, si Blue Guzman, a rookie, and Jaicha Lopez. Yes. Oh. Good effort. Masyadong tight sa net ang second goal na yon. There are really some players na hindi nagninipads, no? Yes, and usually yung mga beach volleyball players yan. Like right now on the court, it's only Enrico with no knee pads. Oh yes. Believe ako sa mga ganyang players. Hindi sila takot na masaktan, masugatan. So you've never played na without the knee pads? No. You alam naman natin, hindi ako ganun kagaling sa likod. Ariola. Ooh. Bedania, let's see if she can come alive. Doguna. Not over. Good defense though by Liceo. Ang ganda ng set, actually, ng Perpetual doon. Puzon, back set. And Jaja Tulang gets another point. Si Tulang parang silent killer din yeah. Yan, no? Yes. Ganyan talaga siya. Ganyan lang siya eh. Pero effective eh. Ever since her rookie year, very steady si Jaja Tulang. Just a solid player for LPU. Dapol punches it to the other side. Bio. Hindi na ba hindi makuha ng Perpetual yung quick drop ni Bio. Very effective. Bibilisan lang niya yung paltik. Parang seamless yung pag-insert ni Coach Cromwell kay Hart Bio dito sa lineup ng yes. LPU. As a rookie, she seems very comfortable. Mm-mm. Doguna. Puzon, back row. Yan yung inaantay ko na ma-develop pa sana ni Dolorito as Dapol gets another point. Targeting Puzon. Alam naman natin na doon niya rin talaga padadaanin yung bola. Dapol. Puzon. To Bio again. Sayang. Sinubukan talaga niya ihabol. Bio tried also na bilisan pa yung drop ball na yun. Perpetual up by one. Puzon. Doguna. Ariola. Oh. Out of sync there. Doguna, down the line, popped up by Dapol. Omipon. Tumama sa net. Touch net. Masyado din kasing mabilis. First ball. Two-point lead for Perpetual. Oh, wow! Mary Rose Dapol gives Perpetual a three-point lead. Diana Igual will have an update for us at courtside when we return. EBL. Tapos, I also hosted a show called Upfront. It's a lifestyle show for athletes. And then, went on to do different gigs, non-sports gigs as well on television. Currently on 24 Horas right now, Game Changer. We also feature athletes and different activities there. So, yun. And now, here with GMA Synergy with the NCAA.
and Donnie. So nagbabalik po tayo sa ating laro dito sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Antonio and Mika, all eyes are on the two standout spikers and top scorers of each team. For Mary Rose Dapol, the Perpetual Lady Altas, and Joanne Duguna of the LPU Lady Pirates, pareho nilang idiniin na it's not just about hitting the ball but more on recognizing na alam na ng kalaban ang kanilang galawan, kaya it is important for them that they would be able to read the defense ng kanilang kalaban, constantly adjusting their approach mid-game. To be unpredictable nga, iga nila, Anton and Mika. Speaking of defense, pareho rin talaga na nagpapakita ng magandang depensa ang parehong team. I agree. Especially for the liberos of the LPU side. Yes. Check ball ba? Wala. Outside. Patuloy na magsaserve si Mary Rose Dapol dito. Parang ang tagal-tagal na niya dyan sa service line. Sa harap, gumagawa si Dapol. Pagdating naman sa likod, gumagawa din siya. Another good serve by Dapol. And finally, Duguna stops the bleeding. And now, Joanne Duguna will serve it up para sa LPU. Dapol, Ariola to Omipon. Guzman. Oh, free ball mapupunta sa Perps. Ariola, Omipon. Let's see if Omipon can get going. Perpetual needs her. Good save by Guzman. Pero na-miscalculate ni Dolorito yung atake na yon. Perpetual with a tall lineup here as Enrico has checked in. Nakabawi na si Dolorito. You see, Anton, kapag kasi na may magandang save yung libero, yung defenders mo, tapos kapag nag-error ka sa harap, medyo nakakababa ng kumpiyansa yun. Pero syempre, ito yung mga times na dapat hindi ka nauubusan ng pasensya. Leo. Ariola. And Omipon. Maybe that's the spike that will get her game going. Yes. Good attack by Omipon. Targeting the middle blocker. Last season's Rookie of the Year, Shai Omipon. Ariola came in late in the first set and started this set. Dolorito. Buzon. Buzon keeps it alive. Ariola, combination play! Good combination play by Perpetual. Inuha nila yung middle ng Lyceum. May umatake sa gitna. Dolorito, Buzon, back to Chona. And Chona is able to score. What an attack by Dolorito. Karasadong-karasado yung mga atake niya talaga. Power is one of her greatest strengths. Itong si Chona Dolorito. Another sharp serve para kay Puzon. Ooh, sayang. Ganda sayang. Sana. Sayang. Medyo hindi sila nagkaroon ng connection in that sequence. 100 set sana para kay Ariola to Enrico. Kung nagpadali pa siguro ng konti si Enrico, makabuha niya yung atake na yun. Service error para kay Venice Buzon. Shai Omipon finished third last season in scoring as a rookie. Oh! Nalunod si Osada. Same scenario. Walang connection ang middle blocker at ang setter.
Ngayon naman, tatawag ng timeout si Coach Cromwell Garcia. Let's listen in. Pero, lagi mong hingin yung bola, atakihin mo. Adilian, sabi ko diba sa inyo, kailangan malakas pero matalino. Nagigets? Trabahuhin lang natin, hindi natin po pwedeng bitawan basta-basta, oh. Lilima lang yan, isang stop na maayos. Okay, tapos ayos na natin. Malayo, malayo, malayo! Pirates sa 3, 1, 2, 3! Pirates! Sabi nga ni Coach Cromwell, trabahuhin natin yan. Ngayon na, lumalayo na ang Perpetual. As early as now, kailangan magising na ang players ng Lyceum. Para sa'yo, Mika, what are some trigger words by coaches that really give you a sense of urgency, the sense of urgency that a team needs when you're trailing in a match? Actually, depende rin yan sa coach. Eh. May mga coach na hindi pagalit yung atake, may coach naman na palambing yung atake. Siguro, nung college, yung mga words na siya. Yung, actually, hindi nga words na lang, yung tingin na lang ni Coach Ramil. Pag nagka-error ka, ah, okay. Pwede, last error ko na dapat to. Yung initial reaction nyo, after ng action, okay lang yan, understandable. Pero pag pinipilit nyo ng pinipilit yung ano, yung gusto nyo maitawag, hindi natin pwedeng gawin yun. Pwede na kayo matawagan for misconduct. Okay? You are only allowed or authorized to verify the call. Okay? Hindi pwede mag-insist or influence the call of the referees. Alright? Pakisabi na lang sa mga kasama natin para maiwasan natin yung sanction. Okay? Thank you, thank you, thank you. A very strict first referee, Rolando Casillan. And it's a good thing also na nire-remind ng ating mga referees, ang mga players na siyempre dapat makinig tayo sa tawag nila. Pwede namang ipaglaban, but then again, dapat hindi pa rin nawawala yung respect. Tulang down the line. And that's what you were describing about Jaja. Si Jaja yung gusto mo makitang mag-angas. Ano kaya ang itsura niya? Very rare na. Like, I've seen her shout pag crucial, tas nakapunto siya. Sisigaw yan eh, but most of the time, ganyan lang siya. Parang sweet girl lang siya. Oh, you know, she's the nonchalant spiker. Yes. Dapol with a drop. Toguna. Ariola back set. Nothing there for Dolorito. Ngayon naman si Daps ang papalo. Puzon back set. Jaja again. Good attack by Jaja Tulang. Yung opposite setting doon ng Lyceum. May iwanan talaga ang middle blocker ng Perpetual. Dolorito. Medyo magkadikit si Shai at yung libero ng Perps. Toguna. Dapol giving up a free ball. Puzon. Combination attack. Kanina pa rin naging effective yung back quick and running attack ng Lyceum. Hindi nila alam kung kanino sasabay, kung sa back quick ba, or tatapatan nila yung running. That's one of the best plays I've seen so far para dito sa LPU. Very tight combination play. And Dapol scores. Perpetual heads into this technical timeout with a 4-point lead. Lives. And with this show, I hope that we're able to do that even more. Definitely, sir. Sabihin ko na nga, proud ako dun sa... Kasi ginawa niya sa akin kanina eh. Yung naka-proud ako. Hindi, dun sa... Please be careful. Ito na sa binanggit mo, sa mga binanggit mo. Nag-cover siya ng chest noon. Challenge kay Antonio with Eugene. Yeah, GM. Practice siya, di ba?
Mancom representative and chairman of the volleyball tournament, Mr. Frank Gusi. An NCAA lifer. Oh, former LPU Lady Pirate, Sonchi Dahab. Last year, she was averaging 6.6 points per match, and noong season 97, she was the first best middle blocker. Alam mo, sa totoo lang, minsan, naglo-load yung brain ko, Mika, eh, pag nakikita ko yung mga players na naka-civilian. Totoo, iba yung itsura ng player sa loob ng court eh. Mahaba na ang Lyceum with the service ace from Osada. Tandaan natin, no, first set, napaku sa 17. Yung Perpetual, yes. They were leading by one and then LPU went on a run. So, Perpetual has to be wary of that. Pero eto, hindi papayag si Double. Kanina pa nagiging effective yung tres na atake ni Double. Sa lakas ng palo ni Daps, yung bola napunta na dun sa area ni Coach Sammy Aquilar. Of course, Coach Sammy Aquilar, one of the most recognizable and accomplished volleyball coaches in the Philippines. Puzon, Doguna. Doguna challenging the blockers. Though hindi masyadong naka-establish yung block ng Perpetual doon. 16 points already, Mika, para kay Mary Rose Dapol. Kailangan niya pa rin talaga ng tulong ng kanyang mga kasama. Sapin is back on the floor for Perpetual. Doguna. Wow! Binabasag lang talaga niya yung kamay ng mga blockers. Parang siguro sinasabi niya, sige, dumapat lang kayo dyan. Ako na bahala dito. Ito na naman tayo, 17 points. Perpetual is up, LPU has momentum. Two lang with 10 points already. Wow. Sapin to Daps. Oh, two lang, digging it up, but Dolorito unable to pick up the second ball. Good attempt by Dolorito. Yung placement ni Dapol sa bola. Very effective. Puzon. Good power tip by Bio, but better defense on the floor para sa Perpetual. Good attack by Doguna. Sabi ko nga, Anton, yung outside spiders dito. Here at Lyceum, si Doguna and Dolorito. Yung talagang nagsasalitan sa harap. Oh, that's an ace. That's an ace for Joan Doguna. Dito na ba sila lalayo? Ito na ba? Replay ba ito ng first set? Although si Coach Crum is getting ready for possible substitutions, ha? Oh, wait. Is that on the line? No, it's not. Sumobra. Putol ulit yung momentum. Hindi pwedeng ibigay ng Perpetual itong set na to. Very hard to play LPU if you go down 0-2. An ace by Willie Bedania. Let's see if ma-take advantage ng Perpetual itong two spikers sa harap ng Lyceum. Adjust yung depensa ni Coach Crum. Another service error. Bibigay lang sila ng service error. Puputol yung momentum. Number 9, Stacy Lopez.
Another rookie is in, Stacy Lopez. Oh, another service error. And that's the gamble that Coach Crom took. Yes. Lopez cold. But that's her role as the specialist. And now Fifi Arriola is back for Sapin. Puzon to Dolorito. Dapol was there. Arriola had to hustle. Omipon gets the point. Good attack by Omipon, taking advantage of the two blockers and the one setter ng Lyceum. And Coach Cromwell Garcia calls a timeout. Ang nagiging problema natin sa atin mismo. Sabi ko nga sa inyo, kontrolin natin yung dapat natin kontrolin. Tayo mismo yun. Naintindihan? Baka naman yung dumadating sa ating service, receive natin na maayos. Wala kasing doubt. Hindi ko pwede magda-doubt sa sarili. Iwala lang! Ha? Iwala! 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 Yung tiwala na sinasabi ni Coach Cromwell, alam naman natin na malaki rin yung tiwala na binibigay niya sa kanyang mga players. And it's just reminding na huwag kayong mag-doubt sa inyong mga sarili. Let's see kung nagising itong kanyang mga players. They're down by three. Puzon. Osada checked by Enrico. Good save. Omipon gets it back to the other side. Puzon with the toss. Dolorito. Dolorito targeting the hands of the blockers. Yan yung situation na bato mo na lang. Toto. Si Joanna na bahala. Porsyentuhan play for Venice Puzon. Omipon. Check ball ba? Wala. It is not. Three spikers for Lyceum here. Sharp serve by Puzon. Arriola to Enrico. Okado. Puzon. Dapol with a save. Arriola. Omipon. Back to the LPU side. Back row. Dapol. Back set. And not over the net. Four touches for Perpetual. LPU on a run. Ay, tapang kailangan dyan, oh. Ayan na naman tayo. Ay, tapang dadali natin palagi yan. Ah. Ang daming pagkakataon niyo. Oh. Pasa tayo, pasa. Sino to? Obi mo lang to si. Yung tapang na sinasabi ni Coach Sandy, sabi nga niya kanina na yung skills nandiyan eh. Lalo na sa score ngayon na 22-all. Yung puso mo na lang sa loob ng court. Omipon. Good timeout by Coach Sandy. Yes. Kanina nakikita ko si Dapol, hinihingi niya yung bola from the service line. Parang sinasabi niya, targetin niyo ako. Angas nun ah. Targetin niyo ako. Targetin niyo ako, sa akin niyo ibigay yung bola. Tulang. Oh, Enrico.
Good job of keeping the ball up. Yun lang. Balik ang bola dito kay Osada. What an attack by Osada. LPU on a 4-1 run. Iniwanan ng medal blocker ng Perpetual si Osada. You see sa mga gantong sequence, dapat first na iniisip mo na bantayan is yung medal blocker. And the thing is, hindi pa masyado na sa scout yung mga middle blockers ng LPU kasi nga mga bago. Mm-mm. Two new middle blockers, Osada and Bio. But they've been contributing well. Oo. Crucial point para sa team captain ng Perpetual, Razel Aldea. As Aldea puts Perpetual at set point. Ngayon, towards the end, ang middle blockers na natin ang mga nagtatapat. Puzon, tutulang. Ooh, another one! We're gonna go to an extension here. Ayaw bitawan ng LPU. Coach Cromwell Garcia and his team trying to steal this set away as they've been trailing for majority of this one. Crucial service error by Lyceum. Nerves getting the better of the rookie, Hiromi Osada. Cha Okado. Can she help Perpetual take this set? Puzon setting it up for Joanne. One more try. Doguna cross court. Ariola to Dapol, who breaks down the wall. Dapol with an attack. When in doubt, go to the MVP, Mary Rose Dapol, who soars and scores for Perpetual to tie the match up at one set apiece. Okay, so now you know us. Feel ko naman yung mga sports fans na nakikinig sa atin. You know, may isa na silang game na napanood na siguro lang na nandun tayo. Tayo nagko-cover ng game or at least we're somehow part of the coverage. Alright, so Game On is finally a podcast. We're very happy about this. Yep. You know, we will cover kung dun po sa Game On TV version. Siyempre, it's all about the NCAA. Happy out lang kami nung iba't ibang sports in this version. On the pod, you know, we are going to cover a wide range of topics. Kung ano yung latest sa sports, we're hoping to cover those. And some expectations, guys. For our viewers, ano ba yung pwede natin pag-usapan dito sa show? Good topic. First, basketball. Is our national passion. Marami tayong pag-usapan. College, lalo na. Ang dami mga nangyayari sa college sports. Pro game. Mm-hmm. Second set could have gone either way. Pero sa dulo, Perpetual with the finishing touches. It started with that error from the service line by Hiro Osada. And then the Lady Altas just finished the job. Nakuha na rin ng Perpetual yung momentum nila ng first set. At nagtuloy-tuloy na yon ng second set. At tingin ko, Mary Rose Dapol has a chance for a career ball game here because she has put her team on her back. And slowly, nakagkakaroon na rin siya ng tulong from Omipon with 5 points. But we need more from everyone in the team. Yeah, may contributions din si Winnie Bedania, and then Aldea had that crucial left-handed yes. tip. So, eksakto rin yung distribution. Timely sets by Ariola. Here in our set 2 statistics,
hindi naman nagkakalayo sa kanilang atake, but ang errors pa din ng Lyceum ang nakatulong sa Perpetual para makuha nila yung set na to. Which was 4 minutes longer, 30-minute set. But yun nga, if you're LPU, it was the errors that really hurt them. Mga crucial service errors. Nakakaputol din kasi ng momentum yon, especially kapag patapos na yung set. Yung end game, kumbaga. Once again, good morning to everybody who are tuned in right now. Anton Rojas working alongside Mika Reyes. And at courtside, kasama rin natin si Diana Igual. As we begin set number 3. Puzon. And there's the power of Jonah Dolorito. Dalang-dala ng middle blocker. Very effective yung ganung play. Napapaniwala ni Osada na sa kanya inibigay yung bola. Sa lakas ng pag-swing ni Dolorito, yung muscle tape niya natatanggal na eh. Okado. It is inside. Good block by Lyceum. Puzon, 13 excellent sets this morning. Back set to Shai. Puzon, back set to Jaja. Two lang with 12 points already. Opposite setting ang nagiging plano ni Puzon dito. Aldea. Babalik ang bola dito sa Perpetual. Ariola. Combination play. Dug up by Doguna. First combination play of the set. Kuha ni Aldea ang blockers ng Lyceum. So the captain of Perpetual, Razel Aldea, making an impact here. Yes. In the middle. Si Okado din. Unti-unti na nagpaparamdam. And that's a good sign na hindi lang puro dapol. Yes, Anton. It's not an MVP-centric team. Mm-mm. Umipon. Puzon. Tulang. And again, Jaja Tulang. Just very steady. Yes. Totoo yan. Walang ka-pressure-pressure sa katawan. Playing in her third season here in the NCAA, Jaja Tulang. 7 points in the match para kay Dolorito. Ariola to Aldea. Di napalo ng maayos. Four touches. Pero sinasabi ni Coach Sandy, hindi daw. Paliwanag mo sa kanya, bakit tayo tumawag ng four touches? Hindi naman ng blocker, kaya four touches. Hindi pa tinatamaan. Eh, siyang tumawag ng four touches, hindi ako. So, second referee, Pretzel De Lara, calling the infraction four touches. Coach Sandy not happy with it. Dapol gets the point. Good attack by Dapol. Isang blocker lang ang nakatapat dito. I think in this game, masusubukan yung conditioning ni Mary Rose Dapol. Yes. Remember in that 5-set match that we covered, nag-cramps na si Tina Marasigan? Mm-mm-mm.
And Marasigan was also, along with Kat Santos, silang dalawa yung primary attackers ng Baste. So if this match goes deep, masusubukan yung conditioning ng mga main spikers dito. Kailangan na nila mag-hydrate ng mag-hydrate. Halos lahat ng sets, no, Mika, dikit. Yes. That's nagkakatalo how... lang talaga sa bandang huli kapag may mga service error. That's how close and how competitive and important this match is. Yes. Buzon. And that's a point for Perpetual. Let us see kung magiging undefeated pa rin ba ang Lyceum dito. O ang Perpetual na unang magbibigay ng talo sa Lyceum. Dapol pinipisil yung kanyang balikat. I don't know if she's feeling something on that right shoulder. But as a volleyball player, I can only imagine siguro yung shoulders nyo very sore after the yes, match. Yes, totoo. Kaya kailangan na proper stretching. Kasi hindi nga tayo bumabata. Pero ito mga to. Pero dapat pa rin talaga mag-stretch sila eh. Kasi when I was in that age, aminin ko medyo tinatamad ako mag-stretch. Kasi wala pa akong masyadong nararamdaman na sakit-sakit sa katawan. Pero nung tumatanda na, ayan na. And that's how it is when you're young. Yes. You just want to go because of the excitement. Totoo. And you take the stretching for granted, which later on, pag tumanda na... Sisingilin na kayo. Pero tumagal ka, Mika. Ngayon ka lang may long layoff because of injury. Yes. Hindi na rin talaga siya may iwasan. Finally, siningil ka na. Pahinga muna daw ako. You've been working too hard. Here's the set. Wow! Good set by Ariola. She's done a good job, ha? Ito si Fifi Ariola since starting the second and the third set. And Perpetual heads into this technical timeout with a two-point lead. Dayana Igual has an update for us when we return. Kobe. Huh? Kobe. Kobe. Kobe Monday. Kobe Monday. Yeah. Oh, meron naman sa ano, sa NCAA. Hindi, okay. Pero syempre. It's the big sports minds, not just in the country, but you know, yeah. We gotta dream big, bro. Yeah. So, international. In terms of dream guests, I've said this before, my dream guest has always been Coach Ramil De Jesus. I don't think there has been like a one-on-one. Back to the ball game between the Perpetual Lady Altas and the LPU Lady Pirates. Anton and Mika, napag-usapan nga natin kanina ang mga star scorers of each team. Ngayon naman, let's look into Shai Omipon from the side of Perpetual at si Jaja Tulang of LPU, two underrated spikers who are quietly making their presence felt on the court. Para sa dalawang manlalarong ito, sapat na daw sa kanila that they earn the respect of their team and their respective communities from being a steady presence who may not always grab the headlines pero nandoon ang kakayahan to step up when needed and deliver those crucial points. Anton and Mika? I agree with Diana, yung mga underrated players talaga. Alam nyo, hindi man sila pasyadong nabibigyan na headlines, kumbaga, pero nagperperform pa rin talaga sila. And you know naman for both of these teams na Omipon nagpapakita na at nagko-contribute na this time. And you know, Tulang, nandito rin siya na tumutulong para magkaroon pa ng puntos this set. It all, sharp serve by Jaja Tulang. Dapol from the back row. Dapol again. Ngayon naman, Puzon pupunta kay Jonah. That was out. Ayun, halos natatanggal na yung muscle tape ni Dolorito. Actually, pag ganyan na nga yung itsura ng muscle tape, parang wala na masyadong kapit, no?
Buzon. Cross court. Wow, good big, big right there. Nakakatuwa. And she's only a sophomore, si Lozano. Totoo nga yung sabi mo, Anton, kanina na very promising yung dalawang liberos. Jodie Lozano, number 17 for Perpetual. Mary Rose Dapol with 19 points already. My goodness. I know. Wow! Omipon! Taking advantage na nasa harap si Venice Puzon. At sa lagay na to, Mika, wala pa sa quota itong si Shai Omipon. Yes. Wala pa sa quota yan. Kailangan mag-double time talaga. Buzon. Oh! Now I think momentum is on the Perpetual side. Yes. From the previous set sa mga gantong time din na nakalayo ang Perpetual, hindi sila masyado nakaka-receive, nagkakaroon ng mga unforced errors, and another service error. Tapos mapapako sa banda 17-18. Yes. Kasahabo lang LBU. That has been the trend in this match so far. Buzon talking to her new middle blocker, Hart Bio. Good read by Daps. Bedania, also another steady player for Perpetual, but she's only had a few spike attempts here in this match. Dolorito targeting, got down the line. Kailangan ng Perpetual makapag-establish ng dalawang blockers talaga, especially kapag si Dolorito na ang nasa harap. Aldea. Omipon. Regalo ba? Naabangan. Andal. Shy. Buzon. Doguna. And wow. Medyo nailang si Dap sa pandig or receive. She wasn't expecting it na magagaling sa back row yung atake ng Lyceo. Andun kasi si Okado. Kaya nainak ng konti itong si Dapol. Omipon. Buzon. Omipon. Aldea. Omipon again. Now, most of the tosses are going to Shai Omipon. Okado. Drop ball by Ariola does not work. A joust at the top. Omipon keeps it alive. Double back row. Buzon. Back row para sa LPU. Okado was there. Oh, Ariola! Good defense by both teams. Naisahan sila ni Ariola doon. Actually, pa-over na rin yung first ball, ginawa lang ng paraan. Lyceum wasn't ready for that drop ball. Three-point lead for Perpetual. Ariola earning her minutes today. Free ball, mapupunta sa LPU. Buzon. Too strong para kay Doguna. Usually kapag meron talagang out of system ball, ang hinahanap talaga ni Buzon ay si Doguna sa back row. Buzon. And there's Dolorito. Good attack by Jonah Dolorito.
Let's check the replay. Again, na-late ulit ang middle blocker ng Perpetual. Giving Dolorito just one blocker. Omipon pushing it over to the other side. And Perpetual holds on to this 4-point lead as we head to the technical timeout. Basketball junkie ako eh. So, diyan mo, Coach Jolie pa. Mm-hmm. Yung mga yan, yung mga old school. Kasi yan yung mga nakalakihan ko na dream. So, medyo lumalabas na yung part ako of that older generation eh. Who believe that. Hindi ko yung generation. Hindi mo na generation, but kayo TikTok generation. Wow! Kasama na kita. Kasi yun yung conversation natin kanina. Ako, Jaworski tsaka Jolie pa yung... but again, if going back to that, ako yun. Kasi... The Perpetual Perp Squad here this morning to cheer for the Lady Altas. Coach Sammy Aquilar is also here. Men's team is also here. And one of the few times that the analyst is taller than me, we have Mika Reyes making her second game. But this is her first year of debuting as a TV commentator. Yes. Wow! Kulang again! Very effective yung ganong play, especially na kapag medyo malayo yung first ball, nakukuha talaga yung middle blocker and hindi na rin talaga siya nakakahabol sa outside. 10 points for Dolorito. Aldea with some power. And she liked that. Yes. Yung intensity niya doon. Yung pasulpot-sulpot na bigay ng middle, sa middle blockers, I think yun din talaga yung magpapabago sa mga laro ng both teams. Laking bagay din eh. Mm-hmm. Pati yung kanina, yung crucial niya na tinapik niya with yes. her left hand. Yes. That was crucial. Expected, doon talaga binibigay eh. Lumobo na yung tabang na Perpetual. Sabi ko nga sa inyo, unahin nyo muna yung save, pasahan muna na maayos. Mahina naman yung dumadating yung service. Bakit binamadating? Gusto kasi natin pabilisin yung nangyayari. Hindi nga po pwede, si Mingming na bahala mo pabilis niyan. Dahan-dahanan nyo muna. Itindihan nyo. Oh, Abed, no one day, one stop! Kailangan talaga na makontrol ang first ball ng Lyceum. And sabi nga ni Coach Cromwell, si Ming Ming na ang bahala magpabilis dyan. Score is 18-13. Normally ba yung mga nicknames na yan nanggagaling sa coach o sa pwede players? Pwede rin sa mga teammates mo kung anong trip nila. Ikaw, may iba ka bang nickname? Depende sa tao eh. Depende sa kaibigan. But I think I prefer to keep it like you. Keep it just professional. Mag-iisip ako ng ibang nickname. Uh-oh. Para sa partner ko. 19-13, 6-point lead. Aldea with 4 points, 2 crucial attacks. So yung apat na puntos na yan, it might look small, yes, pero napakalaking bagay. Totoo, totoo yan. Wala naman din yan sa dami ng pinuntos mo eh. Kung kailan kailangan, doon ka makakapuntos, yun yung mas importante. Puzon, back set. And Janja Tulang scores. Actually, no, she gets denied by Bedanya. Good block by Perpetual. Oh, that's double. Medyo mababa din pala yung trajectory ng bola. Mm-mm. Puzon. Ow! It's inside.
Actually, yun nga yung sinasabi ni Coach Cromwell, ang bilis ng first ball nyo. Pero nagagawan pa rin ng paraan ni Puzon. And they were able to get the score. 6-point lead. Ngayon lang lumaki ng ganito yung lamang. Yes, Anton. In any set. Ooh, too strong. Para kay Okado. That was outside. Kasi kapag kailangan na nila ng puntos, doon ulit sila nagkakaroon ng service error. Sapit. Bustamante. Coach Sandy, lumapit dito kay Min Min with some final reminders before this serve. Almost got lucky there. Sapin to Dapol. Wow! Magmula set 1 until here at set 3, very effective yung tres na atake ni Dapol. Okay. Nawawala na, nawawala tayo. Sabi ko nga sa inyo, kung nagkaroon na kayo ng doubt sa sarili nyo, bumalik kayo sa sistema. Okay? Huwag niyong hayaan na kainin kayo. Lagi may move on. Nangyari na, ano na yung kasunod? Doon tayo lagi sa kasunod eh. Iba sa boss! Ayun yan! Medyo lumobo na ang lamang ng Perpetual dito. At kailangan na magkaroon ng one stop ng Lyceo. And we have a point total. We're doing a scoring watch on Mary Rose Dapol. 22 points scored. Wow. And it's just set 3. Ito yung ano talaga eh. Buhat. Buhat kung buhat. But at the same time, nag-contribute din yung mga teammates na eh. Mga crucial points. Yes, nandiyan na yung support from her teammates. Dapol, still at it. Another point, 23 for Mary Rose Dapol. Yung stress na atake ni Dapol, hindi pa rin nila mapigilan. Kung lumagpas man sa blocker, kung lumagpas man sa net, hindi ito natataas ng maayos ng kanilang defenders. The most lopsided set here in this match. Puzon. Oh, wow, check ball. Check ball. Sabi ni Coach Sandy, hayaan na. Pabayaan nyo na. Stacy Lopez, rookie opposite hitter, Sapin to Omipon. Good save! Great job there by Blue Guzman, the libero. But Omipon puts Perpetual at set point. Omipon variating her attack. Kung kanina puro palo ng palo, ngayon meron ng drop ball. Isa na lang, sigaw ng mga Perpetualites in the crowd. Babalik kaya kay Daps ang bola. No, it goes to Shy. Down the line, does not work. Lopez. Oh! Targeting that donut hole. Hindi pa daw tapos ang laban, sabi ng Lyceo. Heart Bio. Omipon. And she closes the set. Shy Omipon.
giving that much needed support for the MVP, Mary Rose Dapol. And Perpetual wins this one in set number 3-7. We'll be back for set number 4. Good day, sports fans. This is Game On, the very first sports podcast of GMA. Brought to you by GMA Regional TV and Synergy and GMA DigiLab. My name is Martin Javier. Half minute left. Shot clock is down to 4. Manalini. Kaboom! Let's talk about anything and everything about sports. I am Coach Hammer Martin Antonio. Ang pinaka-key to be a very good shooter, to be able to score, is repetition. Makasama din natin ang inyong mga iniidolo o paboritong atleta mula rito sa bagong-bagong opisina ng GMA Integrated News. Ako naman po, si Antoine Rojas. Unang laban sa Seniors Division at grabe, nag-enjoy tayo doon dahil napakainit ang laban ni Borromeo at Canyon. Game on! Mga kapuso, inyo pong napapanood ang NCAA Season 99 Women's Volleyball. Hello to everybody who are tuned in right now. Antoine Rojas together with Mika Reyes, former Lady Spiker and former National Women's Volleyball Team Captain. Yes. Yes. And ngayon, napapaganda na ang laro. You know, 2 sets ahead ang Perpetual. And let's see kung makakabawi ba dito ang Lyceum. Shout out, by the way, to our excellent panel director, Stephen Cruz. Ayan. Binaril pa kayo. We are working hard on this morning as we see these excellent plays from both sides. It's been a great match, Mika. Yes, yes, yes. I know. Kanina nga sinasabi natin na baka isa lang yung magbubuhat sa parehong team. But then again, both teams, lahat ng players sila ngayon nagko-contribute na dito sa Perpetual, hindi lang si Dapol. Even though naka 24 points na siya sa umipon kapag kailangan pumupuntos, and now she has 9 points already. Just great all-around support. And you know, we have to commend the rookie, Fifi Ariola. This is an adjustment by Coach Sandy Rieta. And it goes back sa usapan namin. In their very first match, sabi niya sa akin, may bago siyang setter. And then I said, will she have playing time, coach? Sabi niya sa akin, actually, pwede ko siyang i-first six. Mm-mm. And here sa ating set 3 statistics, hindi ulit nagkakalayo yung atake. Pero yung unforced errors pa rin talaga ng Lyceum ang kailangan nilang bawasan. And 2 blocks and 1 ace for Perpetual. But then, come to think about it, Mika, no? It's not abnormal in volleyball na you have rookies who have immediate playing time. Yes, yes, yes. And alam naman ng coaches na ire-ready nila yung kanilang mga rookies before nila isalang yan sa loob ng court. Unlike sa basketball, traditionally, yung mga rookies, they have to earn their minutes. Gets, gets. But here in volleyball, kadalasan yung rookies, like, I remember your time, kayo ni Ara. Yes. You guys were playing right away, first 6 na agad. I know, nanginginig pa ako ng first service ko. First game, first service ko, nanginginig pa ako. Ariola to Dapol, who has 23 points and counting. 24 na. Let's see kung sino pa ang mag-emerge, ang tutulong sa kanya dito. Si Omipo, nagpaparamdam na. And ang kanilang steady libero. Wide on the serve. For you, Mika, saan nagkulang yung LPU in that third set? I think yung service reception nila. Sabi nga ni Coach Cromwell na ang bilis-bilis masyado. Siguro hindi nakaka-timing yung middle blockers nila. Unlike nung
first set and second set na malaki yung contribution ng medal blockers nila. Nakukuha agad nila yung tempo, yung unang tempo. Kaya madali na lang para sa mga wing spikers nila makapuntos. Back set by Puzon. Lopez. Andal giving it to Dapol. Puzon with a set for Toguna. Ariola. Oh! Di nakapalo si Razel. Tula. Ariola to Daps. Mingming was there. Toguna. Power tip by Aldea. Back row. Tuloy pa rin ang rally. Ariola to Dapol. Wow! Kita mo yung reaction ni Dapol doon. Check the replay. Mary Rose Dapol with point number 25 in the match. I love her reaction. Isa rin yan sa mga nonchalante. Yes. Si Dapol. Pero medyo may reaction na siya lately. Yeah. Nagkaka-ano na. Quote and quote, personality. Yes. And here she is, Dapol. Not saying that she does not have a personality. Every person has a different demeanor and character. But usually kasi, si Dapol is yung serious, not showing a lot of emotion. Mm-mm. Oh, let's correct ourselves. 26 points. I stand corrected. Thank you to our Sultan of Stats, Pong Ducanes, who is here. 26 points for Mary Rose Dapol. Grabe. Same scenario. Tres na atake. Hindi pa rin nila mapigilan si Dapol. 27. My goodness. Now, sir. Puzon. Toguna straight to the net. Hindi talaga sila makakapag play kung wala silang first ball. They've been targeting. How would you describe a monster game in volleyball as we see this hit by Toguna? Kasi sa basketball, di ba? Pag may player na gumagawa ng heavy scoring, sinasabi ng mga Gen Z, mamaw, monster, yes. Halimaw. Sa volleyball kasi, di bagay eh. Actually. Oo nga, no? Parang ang weird marinig yung mamaw eh. Pero ginagamit nila yon nung college kami, ah. Yeah. Mamaw. Doon ko nga lang dinalaman yung word na mamaw. I'm up to this day, yung mga bata, mga high school, pag merong talagang dominant na player, yun yung term. As Dapol tries to challenge three blockers, sabi ni Bio, no! Ang tapang ng rookie na to, ha? I know! I don't know if that's a good idea. Nakita kaya ni Daps yun? Let's see. Napigilan na rin nila. Finally, yung tres na atake. Oh, hindi nakita ni Daps. Tumalikod agad. Sa replay na lang may kita ni Daps. Nakabawi naman si Medanya. Pero, Mika, you would rather have na yung rookies mo matapang rather than, di ba, yung tahimik lang. Yes, actually, depende rin naman sa personality nila. Pero, kumbaga, dagdag lang din, additional point yan kung may personality na matapang talaga. Oh, regalo! Ariola to Omipon. Puzon. Dolorito gets the point. Good attack by Dolorito. Kasama na actually sa play yung back row ni Dolorito. Especially kapag dalawa lang yung attackers mo sa harap, hinahanap rin siya ni Puzon. Ariola to Omipon. Oh. Ayan na. Ayan na si Omipon. Remember last year, halos magkaparehas lang yung output ni Omipon at Dapol. The only difference was 1.7. Dapol was 18.7 points per match.
Omipon was 17 points per match. Number one and number three in scoring. You see here, Anton, si Tu lang ginawa ng middle blocker. Yeah. And initially, during her rookie year, she was in the middle talaga. Mm-hmm. And then sinis-switch siya ni Coach Crom. Oh, shoot! Good effort by the Lady Pirates. Yun din yung mahirap, ano? Alright, Perpetual is up by one. Diana Igual will have an update for us when we come back on the other side of this break. Ito, sa Game On Podcast, we can absolutely talk about anything. We can have lengthy conversations, meatier conversations. Mas maraming info, and mas maraming chikan. That's right. And I think it's only right because, I mean, first of all, special thanks goes out to everybody who tunes in and watches the show. We have been fortunate enough to have been recognized by Trinity, by Anak TV. So I think it's only fitting that after we have received those awards, we extend, just like what Mark... GA fans, you're still tuned into the volleyball action between the Perpetual Lady Altas and the LPU Lady Pirates. Anton and Mika, more than the adjustments that these both teams have to make, the recent timeouts have just been motivational timeouts para sa dalawang koponan na ito. For the side of Perpetual, the words came from head coach Sandy Rieta. He said, and I quote, ituloy-tuloy na natin to, sipag hanggang dulo. Now, as for LPU, coach Rommel Garcia reminds the team na hindi nila kailangan madaliin ang laro, but rather to focus on making good decisions, securing that ball and that point. Anton and Mika? Tingin ko yung mga motivational words ng both coaches, yung mga kapagpagising ng players nila. Kasi sabi nga natin na yung skills nandyan na yan. Kapag training na tayo, yung ilalaro mo na lang during the game. Another tight set we are witnessing here in set number four. Buzon, Ariola, Aldea. Wow! What an attack by Aldea. You see, kapag ina-activate mo na rin yung middle blockers mo at this time, nahihirapan na rin ang inyong opponent kung sino ang bablaki nila. Aldea, second straight year as the team captain. She's also graduating this season. Dapol. Oh, that was outside. Kulang sa elevation para kay Daps. Dolorito. Okado with a drop. Saved by Lopez. Doguna. Ariola. Dapol. Gets the point. Dapol showing emotions now. Ang laki na ng ngiti niya dito. And why not? She has 28 points in this match. That's the highest scoring total so far for any player in season 99. Good set, good attack. Si Tu lang kaya rin mag-perform, makapag-contribute sa middle position. Now serving the Lady Pirates, Cha Cha Tu. LPU trying to force a deciding fifth set. Dapol. Not over. Oh, they were saying na tumama yun, but let's see kung makakabawi agad. The set is now silent. 11 points apiece. 11 all. Ayaw pang bitawan ng LPU. Oh, not over. Attack. That's a
have three heavy attackers sa side ng Lyceum. Momentum is on the side of the Lady Pirates. Ariola. Two blockers were there. Dapol goes inside. Not beyond the antenna. Bio. Sumobra yung palo. Di pa ulit ako nakakita na quick drop ball, quick tips from Bio since last set. Puzon to Tuguna. Wow! Yung approach, yung swing ni Tuguna. Single block again. Stacy Lopez serving. Ariola, quick attack para kay Winnie Bedania. Tuguna! Another one for Tuguna! Ito na ang LPU. Nagigising na ulit. Hindi rin masyado naka-establish yung blockers ng Perpetual. Ariola to Dapol. That's 29 points. Wow! For Mary Rose Dapol. So, we were just handed some stats by our Sultan of Stats, Pong Ducanes. There have been six players to have reached more than 20 points this season. Siyempre, ang pinakamataas dyan, si Dapol, and she's about to be the first to reach 30. She just needs one more point. Ariola to Bedania. Long rally we are witnessing here. Bio. Omipon. It goes out. Attack error by Perpetual. Good defense by both teams. Variation din ang lahat ng attackers. But then again, natapos to sa isang attack error. So yung iba pang umabot ng 20 or more this season, Kat Almazan, Tina Marasigan, Joan Duguna, Raisa Rica Blanca, Rookie of Mapua, and Jonah Dolorito. Second drop ball of the game ni Umipon. At wala ulit nakakuha. Itong si Shai may potential din mag 20 plus yan. Yes, let's see. It really depends on the sets and who's hot. Art Bio gives LPU a 2-point lead. We'll take a break. We'll be back with more right here on GTV. EBL. Tapos, I also hosted a show called Upfront. It's a lifestyle show for athletes, and then went on to do different gigs, non-sports gigs as well, on television. Currently on 24 Horas right now, Game Changer. We also feature athletes and different activities there. So, yun. And now, here with GMA Synergy with the NCAA and on Game On. Okay. Dapol and Ariola. So yan ang Fifi Daps tandem. Sa oh, panel naman, Anton and Mika tandem. Gusto ko meron din tayong nickname. But not your Lady Spikers nickname. No, not that one. Hanap tayo ng iba. Ano? That's a different era na si Mika. It's the adulting era. Oh, shucks. Ouch. I like the reaction. Oh, shucks. Oo nga. Pati ako na-shock eh. No? Tinignan ko yung Wikipedia page mo eh. How long it's been. I know. Can you imagine? Time really flew. Where did all the time go, Mika?
Parang kailan lang you were a rookie with Ara sa LaSalle. I know, short hair pa ako that time. Pero that was a rule, right? Sa Lady Spikers? Sa mga frosh. Sa mga rookies. Okay, okay. Kailangan talaga magpa-short hair. Pero eventually, kasi nasanay na ako, dinala ko na siya hanggang sa makagraduate ako. Puzon. Dolorito. Omipon. Tulang. Omipon again. Now, most of the sets pupunta kay Shai. Ariola, back set. Too strong for Okado. There are the numbers of the reigning MVP, Mary Rose Dapol. And Mika, it's not just the points, ha, pati yung digs. Triple-double na siya. Yan ang triple-double sa volleyball. Yes. Okado having a hard time. Hindi pa siya masyado nakakapag-contribute ng points. Mostly attack errors. Service error. Service error by Puzon. Omipon gets that one in. Puzon, back set. No one was there. Wow, LPU with a 3-point lead late here in set number 4. And Coach Sandy Rieta digging deep. Krisha Cordero is in. Let's see kung anong klaseng impact may bibigay. Dolorito with 11 points. Dapol, 30 points! Wow! That's a single match scoring record here in NCAA Season 99. The MVP, Mary Rose Dapol, with a big 3-0. Puzon to Daguna. Sumagot naman si Daguna. From Daguna, especially na papalapit na tayo sa 20-point mark. Jaja Tulang, solid outing, 15 points, all on attacks until now. And one service ace. Jaja Tulang with a service ace. Opensa, wala kang pang-depensa. Ano gagawin mo dyan? Simangot kang siya, simangot sa ensayo pag sinisita ka eh. Ha? Lumalaw tayo, hindi tayo mananalo sa'yo madali eh. 21-70 pa lang, apat pa lang yan. Ganun lang din naman ginagawa nila eh. Ha? Bakit tanya natin mo? Kung hindi nalabas kasi tayo eh. Ha? Tapos natin yan. Coach Sandy reminding the girls na hindi pa tapos ang set. Kailangan pa nilang pagtrabahuhan to. Ano yung pinakamalaking lead na experience mong nahabol nyo successfully? Naalala ko yan, Anton. Alam ko yan. Hindi ko lang maalala kung what specific game, pero ang score namin yun, 18 and 24 yung opponent. Oh my God. And we won that set. 25? We won that game, yes. 25, wow. Yes. So, napaku sa 24. Yes. Wow. So, that is possible in totoo, volleyball. Totoo. Hanggang hindi pa tapos, hanggang hindi pa 25 yan. Kaya pa. Kaya iba yung tono ng boses ni Coach Sandy. Mm-mm. May dapol. At hanggat may dapol, may pag-asa. I love it. 31 points for Mary Rose Dapol.
heart beat doon, hinabol niya lang. Hindi pa na masyado naka-establish. At talagang tatalsik sa labas yung bola. Puzon, back set. Ooh, good attempt by Ariola. Lopez is actually making a good contribution here. The rookie, Stacy Lopez. Kanina, meron din siyang donut. Mm-hmm. Yung yes, drop yes, niya yes. kanina. Ariola to Dapol again. And it goes back to our talking point kanina, Mika, kung mapapagod ba itong si Daps. Parang hindi ata. Hindi ba nagbabago yung talon niya? Ang lakas pa din pumalo. Ayan pa siya, oh. See? Sabi, Anton, hindi pa ako pagod. Sabi ni Daps, Dapol. What is Dapol made of? Condition. Ano kaya ang breakfast niya this morning? Parang gusto ko ng ganon. 32 points for Mary Rose Dapol. She is now in Gretzel Soltones territory. Si Soltones yung in recent memory na talagang 30-point scorer sa NCAA yes. during her time with San Sebastian. Lady Beast. Yes, iniisip ko kayo na. Ano nga ba yung tawag kay Gretch? Lady Beast. So yun yung mga beast ng volleyball. Si Soltones at si Chang Abi. BMDC. Yun naman yung ano eh, BMDC era ni Chang. Yes. Bio. Oh, Lopez trying to surprise the Perpetualites. Ooh, nagalituhan si Lopez. At dugo na doon sa likod. Yung pasa natin kailangan sigurado, ha? Intindihan. Okay. Pwede mo itang power tip yan. Bunso, porsyento. Okay, may sense ka dyan, humingi ka. Stacy, may sense ka, humingi ka. Depensa tayo, ha? Yung pasa ng Lyceum, kailangan sigurado. Kailangan magsimula sa magandang first ball. At si Ming Ming na ang bahala kung kanino niya ibibigay ang bola. Tignan natin kung sinong tatargetin ni Winnie Bedania dito. The libero, great delivery. Dolorito! Wow! Dolorito! With an attack. And LPU is at set point. And Mika Reyes, I think you are going to be awarded as the five set queen. Ayan naman tayo mag-adjust eh. Ha? 21-24 malay pa yung pasahan natin. Set play mo ha? Kung sa kabahan dito? O dito mo na lang ko ha? Set play, bahala ka dito. Ha? Pasa! Set play! Pag hindi mo, Brad, depensa tayo. Go, go, go. Kaya tayo. Laban! Say, pwede! Atas! Go! Tignan natin, Anton, kung totoo bang magpa-five sets yung tandem natin dito. Oo nga eh. Kalain mo yun. I know. Kanina ko pa nga ginijink. Sabi ko, ah, five sets to. Alam mo yun, para hindi mangyari. Parang na-attract ko pa. Baliktad. Iba energy na dala mo dito, Mika. I love it. Bio. Ariola to Omipon. Let's see if LPU can send us to a fifth set. Dolorito gives up a free ball. Ariola. Omipon. Eto na. Puzon to Jonah. Not yet. Daps from the back row. Oh! Daps, Dapol. 33 points for the reigning MVP.
scoring from everywhere. Front row, back row, service line, strong side, opposite side. Lahat na. Triple-double pa yan. Dolorito. Buzon, saved by Dapol. Triple-double in full effect. Ooh! Quick attack by Tulang. And it is official. Mika Reyes is the five-set queen. As an analyst here in NCAA, Season 99 Women's Volleyball, off to the fifth set we go. In people's lives. And with this show, I hope that we're able to do that even more. Definitely, sir. Sabihin ko na nga, proud ako dun sa... Kasi ginawa niya sa akin kanina eh. Pinaka-proud ako. Hindi, dun sa... Please be careful. Dun sa binanggit mo, sa mga binanggit mo. Nag-cover siya ng chess noon. Challenge kay Antonio yun. With Eugene. Yeah, GM. Nag-practice siya, di ba, ng online chess? Naglalaro. Guys, we were doing that online kasi pandemic yun eh. Nag-commentate siya noon, virtual ah. Yes. Oh, so, mas mahirap yun. Sobrang proud ko. Kay Anton. That was during the pandemic, you know, we had limited resources back then. Pero, binanggit mo, Anton, that we, ano ba, we tell the stories of these different athletes. One of the stories na lumabas mula sa NCAA, Coach Hammer. Hindi ko alam paano. Ganda na! Hindi ko alam paano ko napunta rin naman. Beautiful segment! So this is the situation. LPU nang una. Next two sets were taken by Perpetual. And then here in the fourth set, LPU sending us to a deciding fifth set. My name is Anton Rojas. With me, it is official, the five-set queen of NCAA Women's Volleyball. The one and only Mika Reyes. Mika, what's it like na talagang na-immerse ka dito sa iyong bagong trabaho? Second match, both five sets. I know, pero very exciting naman kasi yung mga laro natin. Hindi ko nga nararamdaman na humahaba o tumatagal ng ganito yung mga games natin. And very promising ang players ng both teams. And hey, here's the thing about five-set matches. Pag humahaba yung match, this is a chance for records to be set. Yes, and yes, today, yes. 33 points para kay Mary Rose Dapol. But the thing is, magkakaroon pa ng mas malalim na meaning yon kung mananalo ang Perpetual. It's gonna sting if she scores 30 plus but LPU gets the win. Yes, totoo yan. Siyempre, kailangan pa rin ng tulong ng kanyang teammates for Perpetual. But last set naman, si Omipon ang spark plug nila dito with 14 points already. At ang Lyceum naman, kailangan pa rin mag-double time kung gusto nila makuha yung game na to. It's hard to predict eh, kung sino ang lamang sa momentum, yes, di ba? Yes, yes. But for you, from your experience, saan ba nagkakatalo dito sa fifth set? For me talaga, yung service reception ng both teams. At ang lagi namang nare-remind ng coaches sila, yung unang bola, yung first ball natin. Doon talaga tayo unang magpo-focus. And the fifth set, as we always say, it's a faster set. It's only up to 15. So a strong start is very vital to the success of whoever's gonna win this match. So eto na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Anton Rojas together with Mika Reyes. And of course, Diana Igual is with us at courtside. Fifi Ariola, breakthrough performance for her today. Her longest match played. Talagang binabad siya ni Coach Sandy Rieta dito sa laban na to. And here she is, Ariola setting up Omipon. Popped up by Jaisha Lopez. Dolorito hitting it to the other side. Oh, two touches for the rookie. Sabi ni Razel, kalma lang. Two early points for LPU. Kung kanina ang silent killer natin si Tula, ngayon si Lopez naman ng Lyceum, yung silent killer.
All right, let's get a quick update from Diana Igual at courtside right now. Diana? Anton and Mika, when I talked to head coaches Sander Yeta and Romuel Garcia, they both said a lot about familiarization of the opposing team and how this will be the challenge in today's match. Because these teams played a lot of games together, alam nilang na pag-aaralan ng kanilang mga galawan, kaya naman for the game at hand. And in this last set, both coaches are balancing the need to stick to their systems but still being able to create play variations para magulat at makalamang sa kabilang kuponan. Anton and Mika? Yung familiarity talaga, kung lagi naman kayong magkakalaban at kung kayo yung palagi nagaharap, medyo dun talaga tayo nagkakaroon ng challenge. Kasi syempre, kailangan mo i-variate yung palo mo. Hey, how about that? Dolorito showing a lot of emotion. And Coach Cromwell liking what he's seeing so far. Yes. Nag-enjoy talaga sila sa loob ng court. Their celebration. At some point, Dapol has to get her spikes in. Ayan na. Narinig tayo ni Dapol. 34 markers for MRD, the MVP. Anton, ilang score kaya? Ano kaya ang final score ni Dapol, tingin mo, after this game? Alam mo, I would love for her to go for 40, ah. Wild! Wild! Wild is the word! I know! Ayan, dahil sa word na yan, medyo wild yung palo ni Daps. I think there was a miscommunication there. Pero ano, we've seen that, ha? Si Gia Makilang, yung rookie ng Letran, won the game with a wild left spike. Mm. Left-handed spike. Swerte. Yun yung swerte. Ariola, wow. Difficult set. Ooh, ang hirap nun. I know. Good attempt by Lysiu. Look at this set right here. Parang nag-ballet. Ay, ang lambot ng katawa niya doon. Mimi Ariola. Wow. Puso naman. Simple lang. Ariola to Daps. Toguna. Off the block. Usually, kapag isang blocker, ang ginagawa ng mga outside spikers, sharp cross o talagang ididiin nila sa cross court. Pero, ina-check lang ni Toguna. Ariola. Dapol! Again! Yung tres na atake talaga, siguro sa buong game until this fifth set, dalawang beses pa lang siya napigilan doon. Isang beses pa lang na block. Toguna. Puzon, back to Joan. Bedania popping it up. Shy. Breaks through the blockers. What a match. Yes, I know. This is how your new career welcomes you, Mika Reyes. You're a sideline as of the moment while you are recovering. At nag-enjoy ako, actually. That's good to know. Nag-enjoy ako. Hindi ko masabing masaya na nasa labas, pero nag-enjoy ako na makapanood from this view, lalo na dito sa NCAA. And it's a different role because you're sharing your volleyball mind. Yes, and actually may mga natututunan din ako sa mga players dito. And also, nasa scout mo na rin yung mga future na mga kalaban mo. Or magiging kakape, like si Ming-Ming, naging teammate mo. You never know. I know. Aantayin ko ba sila or gano'n na ba ako katanda pag umabot sila sa Pro League? Well, we have several graduating players here. Like Aldea for one. Oh, LPU! Hart Bio gives LPU a 3-point lead.
And you love to see it, Mika, na rookie lang si Hart, pero nag-enjoy siya, may swag siya. Walang pressure. Yeah. Nakikita mo sa aura niya na hindi siya naninigas. Kung bibigyan ako ng bola ni Ate Venice, papaluin ko to, i-drop ball ko to. Iba rin, ano, na dito, ate si V-Nice. Oo nga, no? Sa inyo, siya yung rookie, eh. Siya yung bata. Baby namin. Ito rin yung crucial. 8-6 LPU. 2-point lead in the fifth set. Puzon. A lot of space to operate. Even though nandun na si Aldea, binigay na kay Umipon ang middle blocker ng Lyceum, hindi pa rin nila napigilan. Pag nakabuelo kasi itong si Jonah, with her power, yes, yes, ang hirap pigilan niya. Totoo. One of the strongest spikers here in the NCAA. Oh! Too strong for Hart. And I'm seeing Daps medyo humihinga na ng malalim. So, akala, tao pa rin pala siya. Eh kasi naman, triple-double, opensa-depensa. I know! And that's a crucial point for Perpetual. What a match. Isa na lang ang lamang ng Perpetual. Puzon. Too strong. No touch, and we are tied. This has got to be the match of the season. Yes. Look at the halftime. Ayun, malinaw. May check ball. That should have been a point for LPU, Mika. Malinaw na gumalaw yung daliri ng blocker. Puzon tossing it up off the block. Jonah Dolorito challenging the hands of the blockers. Pa-check ball kung pa-check ball si Dolorito this set. Magkakaalaman na. Umipon. Puzon setting it up. Ooh! Jaja tulang nabitin, pero natapik pa niya. Pababa na si Jaja dun. Pababa na siya eh. Sa inyo ay, umutignan yung sitwasyon niya eh. Talon na naman tayo ng talon eh, sayang mo. Sa likod yung set at sasabayan mo. Hindi, ano nga. Ah, pasa tayo, pasa. Pasa play mo. 9-11 pa lang yan. Pasa tayo taas depensa. Malayo ka! Ang laksyon lang to! Nagigigin na naman kayo eh! Hindi pa lang ito! Go! Guys, go! Pressure on the side of Perpetual. Much needed timeout for Coach Sandy. Let's see how his players will respond. Back set, Umipon. Shy again. Momentum for LPU. Ariola back set. Sha Okado with a crucial spike. Yung opposite setting ng Perpetual dito. Getting very effective.
binulong si Daps kay Fifi. Let's see kung anong plano nila. Lopez. Daps. Back set. Okado. Puzon was there. Lopez. Oh, what a save by Ariola. Dapol. Puzon. To Chona. Ooh! Chona Dolorito. Gusto ko yung reaction niya after that attack. Let's catch the replay. Chona Dolorito soaring and scoring for the LPU Lady Pirates. And now, Doguna is in front. Oh, that sails out. Isa na lang ulit ang inahabol ng Perpetual. Yung sinasabi mo kanina, yung nanginginig ka as a rookie. Yes. Maaring ito yung nararamdaman ng mga players ngayon. True. As we are deep into the fifth set, back set. Dapol. Oh, back row! Wow! Sa harap, pupuntos hanggang sa likod. Pupuntos pa din si Chona Dolorito. Chona Dolorito coming from out of nowhere. She was ready and there were no blockers. Puntos mula sa likod. A back row bomb. Sharp serve by Tulang. Ariola. Oh! Oh! Good read! Buti nakaiwas sila doon. And LPU is at match point. Coach Santi Rieta calls a timeout. Pasa tayo. Ito na lang si Bob. Last point for Lyceum. Kailangan nila ng isang magandang service dito para hindi makapag-create ng play ang Perpetual. Lyceum hoping to stay unbeaten and match the record of Benilde and Letran. Here we go. Tulang starts the rally. Oh! It's an ace! Good service by Tulang. It's her 20-point mark. Wow! So Jaja Tulang becomes the seventh player this season to reach 20 points, and she does it with this game-winning service ace. Wow. Isang magandang serve for this crucial point. And the LPU Pirates stay unbeaten, 4-0, matching the record of Benilde and Letran. Thank you.
Ladies and gentlemen, our final score, 25-21. You just heard the alma mater hymns of both Perpetual and LPU. And when we come back, makausap namin ni Mika Reyes, ang team captain ng LPU Lady Pirates na si Venice Puzon after this 5-set win by LPU. Okay, so now you know us. Feel ko naman yung mga sports fans na nakikinig sa atin, you know, may isa na silang game na napanood na siguro lang na nandun tayo, tayo nagko-cover ng game or at least we're somehow part of the coverage. Alright, so Game On is finally a podcast. We're very happy about this. Yep. You know, we will cover, kung dun po sa Game On TV version, syempre, it's all about the NCAA, happy out lang kami nung iba't ibang sports. In this version, on the pod, you know, we are going to cover a wide range of topics. Kung ano yung latest sa sports, we're hoping to cover those. And some expectations, guys, for our viewers. Ano ba yung pwede natin pag-usapan dito sa show? Good topic. First, basketball is our national passion. Marami tayong pag-usapan. College, lalo na, ang dami mga nangyayari sa college sports, pro game, NBA. So like I said during the intro, makasama natin yung inyong mga paboritong athletes and idols. And I think in any podcast, yun yung inaabangan ng mga tao eh. So if you guys have any person in mind na gusto nyong kausapin namin, we promise you, we will ask the most hard-hitting and burning questions to these personalities to get to know them even more. Thank you. Nagpapatuloy ang ating live coverage ng NCAA Season 99 Women's Volleyball. LPU taking this 5-set match against Perpetual in a rematch between two teams that faced off in a knockout stepladder semifinals noong nakaraang season. Kasama namin ngayon ni Mika Reyes, ang player of the match, two-time best setter ng NCAA, Venice Ming Ming V. Nice Puzon. Your former teammate, Mika. Sorry, sinabi ko sa kanina. Ang tawag namin sa'yo sa team natin, V. Nice. So ano naman masasabi mo, Mika? Ikaw ang pumili. Venice. Yes. Ate mo, ate Mika ang pumili sa'yo as best player of the match. Well, kitang-kita naman natin kasi yung variation ng sets ni Venice. And I just wanna ask lang kung ano yung mga preparations nyo going to this game na naging effective to get this win. Siguro po yung adjustment namin sa ano sa defense namin tsaka yung kung yung variation din po nung ano namin nung offense. Mm-hmm. Kailangan ano hindi mabasa kaagad ng mga blockers. Yes, actually litong-lito nga rin sila kapag nagko-combination play kayo and yung ipit mo sa bola sa middle blocker, very big help talaga. Mingming, crucial tong match na to kasi alam naman natin na ang Binil 4-0, Letran 4-0 rin. Naghahabulan kayo pagpapunta sa Final Four. Naramdaman nyo ba yon na kailangan nyo kumip up dun sa Binil tsaka Letran? Sa akin po hindi. Feeling ko hindi naman po kasi ano, parang hindi namin pinapressure yung sarili namin na dapat manalo kami every game. Kailangan mag-catch up kami, sumabay kami. Hmm. Iniisip lang namin ano, one game at a time, i-apply lang namin yung tinraining namin para sa game. Yes, I agree. And gusto ko lang din malaman kung sa Perpetual na kalaban nyo today, kanino kayo pinaka nahirapan?
kay Dapol po. Totoo na. Pero Mingming ha, 35 points. Kalahin mo yun. Anong reaction mo doon? Naka 35 si Daps. Wow. Same. Grabe, hands down. Yan lang din yung sinasabi namin ni Anton kanina. 35, pero nanalo kayo. So, para sa'yo, ano yung mga naging sekreto or keys to victory para sa LPU today? Siguro yung ano, kagustuhan din po namin makabawi sa kanila. Kasi nung pre-season natatalo kayo. Ah, ganun ba? Okay. So, meron palang ganun ha, sa pre-season. So sila yung nakabawi sa'yo. Sa inyo, kasi nga last year, kayo yung nanalo eh. Kayo yung nag-eliminate sa kanila. Okay, so last year, Venice, kasi history eh, para sa LPU, umabot kayo sa finals and the final four for the very first time in NCAA history and LPU history. Was there a goal this year na this year mag-champion na kayo? Ang goal po namin ngayon, one game at a time, panalo kung kaya, kung hindi, okay lang, bawi. Then, kung makapasok ng Final Four, thank you Lord, and championship, thank you Lord. Yes. Siyempre naman. Mika, ano masasabi mo sa mindset ni Mingming na, I mean, you won three championships as a lady spiker. Is that the right mindset? One match at a time? Yes, of course. And alam mo naman na yun yung sinasabi namin sa'yo palagi. Pero totoo yun. Kasi yung pressure din, kasi kung iisipin mo na kung ahead pa na dapat mag-champion na agad, dapat ganito, dapat ganyan, medyo magugulo yung mindset mo dun. So, dapat mag-focus lang talaga tayo sa iisang game. Okay, Mingming, last bago ka bumate. Ano masasabi mo sa pinakita ng teammate mo na si Jonah Dolorino? Ano, nakakatawa ko po kasi nung mga previous na season namin, medyo nakikita yung ano niya, yung immaturity. Pero ngayon, grabe, laki na ng improvement niya, yung improvement sa ano, mentality niya tsaka sa puso. Grabe, may puso na siya. Isa pa si Jaja Tulak, naka 20 points. Yes. Wala na pong masasabi doon. Magaling po kasi talaga si Daniel. Yun lang po. Okay, bumati ka na, Mingming. I'm sure maraming nanonood sa inyo ngayon. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa LPU community. Thank you po sa patuloy na pagsuporta sa pamilya po ng mga teammates ko nanonood. Thank you din po. Patuloy niyo po kami suportahan. Ibibigay po namin yung best namin every game. Thank you po. Ayan, ang ating player of the match choice ni Ate Mika Reyes, Venice Mingming Puzon. V-nice. Very nice in this match. Yes. Mingming, enjoy this win. Congratulations. 4-0 ang LPU Lady Pirates. And this is just the first match for today. Mika, mamaya may laban pa tayo this afternoon, 2:30 p.m. EAC haharap naman sa Mapua Lady Cardinals. EAC and Mapua, these are two teams that have been struggling here in NCAA Season 99. So, pagkakataon ito para sa magkaparehong kupunan na to find their groove, Mika, because we still have the second half of the first round to go. Yes, and masyado rin pa rin maaga na magsabi na marami pa tayong games na kakalabanin. And for sure, another game later, magiging exciting ulit. Katulad ng game natin this morning. So, before we say goodbye, Mika, ano masasabi mo na you're 2 out of 2 in your first 2 coverages ever umabot ng 5 sets? I know. Tingin ko, sabi nila, ay, si Ate Mika ang magko-cover. Tatagalan natin yung laro. Pero the longer the match, the better it gets. I know. Sabi ko nga, nag-enjoy talaga ako. And, syempre, with my partner, you, Anton, masyadong exciting kasi yung nagiging laro natin. Kaya hindi naman ako naiinip. It's an honor, Mika Reyes. So for that, we will say goodbye for Mika Reyes, Diana Igual, of course, our director, Raul De Ocampo, and all of us from GMA Synergy. My name is Anton Ross. Nagsasabing maraming salamat sa panonood. We'll see you all again this afternoon for our second match. This is NCAA Season 99 Women's Volleyball with your new heroes of the game.